Tapos yung mga iba, may binibigyan mo, ay linalagyan mo ba ng magic sarap? Sabing ganon. Siyempre, yung pangalan ko sa pisto, yung nickname ko, Ma'am Lasa. Hindi, yan ang nahalo ko, yung pangalan ko. Kako kayo masarap, kako na ba? Camiling Tarlac is one of the first municipalities established by the Spanish government in 1838. With the past written all over its streets and ancestral structures, it has been alluded to as the old lady in the northwestern province of Tarlac. But while rooted in its rich heritage, Camiling was able to keep up with the times with a robust economy to boot. One can't also ignore Tarlac's many gustatory gems like the Chicharon Camiling, which definitely sets the bar in Filipino chicharon. Chicharon's origins can be traced to Andalusia, Spain, where pork belly and pork rind were repeatedly fried until crispy. In colonial Philippines, social class dictated the kind of chicharon a person could eat. The Ilustrados had chicharon laman, which had more meat, compared to the airy pork rind or chicharon ampaw for the Indios. Through time, Filipinos democratized chicharon as a dish that can be freely interpreted across all regions. While close to vegan's bagnet, Chicharon Camiling stands out for its crunchy skin while maintaining the juiciness of its meat. Ang chicharon camiling, pagka naluto is very juicy at saka crunchy siya. Talagang dito sa camiling, nag-originate yung chicharon camiling talaga. At saka yung pagluluto namin ng chicharon is asin lang ang ginagamit namin. Kaponan! Among the locals who bit into the opportunity of selling Chicharon Camiling is Nanay Elizabeth, who has been selling the well-loved delicacy for over 40 years. Ako po si Mrs. Elizabeth Ibarra Arusena na nagtitinda po ng Chicharon Camiling. May pisto po ako sa Camiling Public Market. 40 years na po akong nagtitinda mula noon hanggang ngayon po, nagtitinda pa rin po ako. Yun po, malilit na po kami. Yun na, nagluluto ng mga lolo, lola namin yung nagtitinda. Tapos, titinda sila sa palengke. Pag nagluluto sila, pinapaunod namin. Tapos, sinubukan din namin. Siyempre, kung una, hindi muna perfecto. Matagal din, madam, bago na perfect namin ang pagluluto. Hindi basta-basta magluto ng chicharon. Tapos, nung wala na po sila, yun, sinundan na po namin. Hanggang sa mga anak ko, magaling na po silang magluto na rin. ang magluto po ng chicharon camiling, ugasan muna ng maigi. Linisin, alisin yung balahibo, tapos isa lang sa kumukulong tubig na may asin. Pagkatapos na ilagay, takpan na para madaling lumambot. Okay. Pag lumambot na, pwede nang hanguin at iprito sa kumukulong mantika. Kung bata yung babot sa kamalambot, pwede nang pakulon ng isa at kalating oras. Kung medyo kwan naman, medyo may katigasan yung babot at dalang oras, matanggal. Araw-araw yung regular kwan man, 40 kilos, ganyan. Pag linggo, tama bilis, 70 kilos. Kung minsan pa, kulang pa, hapdi lang po yung paglinggo tayo ang market di, big market di pagpaglinggo. Marami kami, madam, yung mga kapatid ng nanay ko. Bali, lima silang nagtitinda. Tapos, kaming anak, magpipinsan. Kahit nakatapos na po sila ng commerce teacher, mas gusto po ng tinda ng karnet, saka magkata ng baboy, chicharon, ganyan po.
Ito kasi yung pinakamalinam na Madam Pis niya eh. Saka bestseller to. Yung mga bumibili, yung pis niya gusto ko. Sabi. Opo, ang ingredients lang po ng Chicharon Camiling asin lang po, wala nang iba. Simple lang po siya, pero talagang masarap po siya. E, yung Chicharon Camiling Madam eh, maraming kwang. Isog mo sa munggo, pakbot, isisig mo, litsumpakse, sweet and sour, sigang mo, kare-kare. Marami pong pwedeng po tayong Chicharon Camiling po, Madam. Makikita mo, Madam, pag magandang pagkaprito, ganyan. Yung laman niya, parang tuyong-tuyo na. Punta na tayo sa palengke para mabinta. Ay na, apa, umayagam! Woo! Hindi mo saan, ang sarap. Juicy. Juicy, Madam, juicy. Juicy fruit. Eh, ang sarap daw, malinam na, saka crunchy. Kaya, imbis na isang kilo po, dadagdagan pa nila yung binibili nila. Tapos po yung mga nakakabili, bumabalik po sila, balik sila ng balik. Ano, 50 alam na. 70 lako ko. Sana, 340 lang tan. Kamanti, yung mga iba eh, tinutularan. Bakit hindi namin matularan yung luto nyo? Sabihin ganun. Tapos yung mga iba, may binibigyan mo, ay nilalagyan mo ba ng magic sarap? Sabi nga nun. Siyempre, yung pangalan ko sa pisto, yung nickname ko, Ma'am, Lasa. Hindi, yan ang nahalo ko, yung pangalan ko. Kako kayo masarap, kako na ba? Meron ba yung iba ng ganyan? Wala, kako. Ba't iba naman ang araw, may mabilis, may mahina po. Naranasan ko na po kasi yung magsimula ng negosyo, talagang mahirap po yun. Nung iisip po, talagang ang hirap po nung magtinda ng babaw eh. Ang ganito, nakakabenta kami, kunti-kunti lang po, hindi sapat. Eh, nagbenta na tayo. Siyempre, Madam, unang-unang Panginoong Diyos, yun ang gagabay sa'yo. Basta matuwid ka lang, hingi ka, bibigay niya. Makabinta ko, hindi. Basta magtitinda pa rin pa ko araw-araw. Hindi ako nawala ng pag-asa. Yun, kilala po ako dun sa DTI. Pag may event ng DTI, di ba, uso ng 30-50 third pair, nakakarating pa kami sa Makati, sa DTI doon, nagtinda ko doon. Nakakabinta naman pa ako. Kaya na pa. Kahit yung mga may binyag, magpakasal, ginagawa lang giveaway sa mga ninang. Kukuha sila ng 30 kilos, 50 kilos, ganun po, Madam. Kaya patuloy pa rin po kung nagluluto kahit medyo mayroon nararamdaman pa ko kasi para po sa mga anak ko. Para meron po silang sundan pag talagang hindi ko na po kaya. At saka, siyempre, kaya ko pa naman po yung mga anak ko, yung obligasyon ko, bibigay ko pa rin po sa kanila. Masaya pa ko na nagpatuloy-tuloy po kami nagtitinda ng Chicharon Camiling po kasi yun po ang nakakatulong po sa aming kabuhayan po, Madam. Nakapagparal din po kami ng mga anak, ganyan. Naayos din yung bahay, ganun, Madam.
Nakakuha na rin po ng pagsakyan pupunta sa palengke. dito po lahat po nanggaling po, madam. Sawa ng Diyos po. Kaya tuloy-tuloy hanggang sa mga apu-apuhan. mga anak, mga apu-apuhan na po. Kapatid ko siya. Kapatid ko. Sabi nila magtambal kami. Dapat po na ipagpatuloy yung Chicharon Camiling po kasi ito yung specialty po ng Camiling na dinadayo po yung mga turista, mga biyahero po. Yung mga nag-excursion po, lalo na pupunta sila ng Alaminos, ganyan, madadaanan po nila. Madam, pwede nyo rin tikman. Kayo po ang mag-comment kung masarap po hindi.